Siya kung saan ako ng destino. Hindi ko na matandaan. Baka naman, meron kayong natago. Narinig mo yung sinabi niya ba? Tinatanggalan niya ako sa pamilyang ito. Anong pinagsasabi mo sa sabi mo? Diyan na si Juan sa loob ng bahay. Ano ba bang magagawa natin? May dalawang factory pa tayo na dapat imbestigahan. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Matututol din natin sa wakas ang ating aswang. Siguro mas mabuti na dito ka na tumira sa amin. Para mas tumibay ang pagsasama natin. Sigurado kung papapasukin na kayo dyan. Mga ako pa sa akin, huwag kang alis dito. Hoy, anong ginagawa niyo dito? Magde-deliver kami ng bulaklak para kay Mr. Joey Madrid. Walang Joey Madrid dito. Guard! Tol. Tol, ikaw pala. Gusto sana kitang kausapin eh. Pero pinalis lang ako ni Mr. Alejandro. Tol, pasensya ka na. May importante kasi sinabi sa akin ng tatay ko. Kaya ang gusto niya sana, kami-kami lang pamilya ang nandun. Tingnan mo nga naman ang kabalaran eh, no? Dati pinag-uusapan lang natin ang mga tatay natin. Ito ngayon, ang tatay mo pala ang pinakamayamang tao dito sa bansa. Hindi ko rin akalain, Tol. Hindi ko rin lubos na naisip na si Sir Samuel Alejandro pala ang tatay ko. Siguro naman, masayang-masaya ka na, di ba? Oo naman, Tol. Pero alam mo, ang meaning ko sa'yo, noong dati pinagkukwentuhan natin mga tatay natin, ingit na ingit ako sa'yo. Dahil ikaw kahit pa paano, kahit patay na yung tatay mo, nakilala mo siya. At alam kong pinagmamalaki ka niya. Kaya nga sana, Tol, sana dumating din ang panahon, ipagmalaki rin ako ng tatay ko. Hindi ko nga akalain na ibibigay sa akin kapalaran na to eh. Ingat-ingat din, Tol. Sabi nga nila, pag dumating sa'yo ang swerte, ang kasunod ang malas. Huwag ka mag-alala. Hindi mo kang niniwala dun eh. Ito naman, masyadong masineseryoso, Tol. Biro ko lang sa'yo yun. Sige na, mauna na ako. Kayo na pa ay pag-alagala sa loob, ah. Sabi niyo, magde-deliver lang kayo. Eh, boss, chief. Hanap lang namin kasi yung taong pagde-deliveran namin ito, eh. Patingin niyo mga bulaklak niyo. Sandali na, boss. Sandali! Ano ba naman kayo? Lagi na lang kayo nagkakamali sa pag-deliver ng bulaklak. Bakit ba kayo dito napadpad? Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Ay, talaga hindi na mauulit, ha? Lagi-lagi na lang kayong ganyan. Sige na, dalhin niyo sa tamang address at yung bulaklak kayo na pa hinihintay. Umalis na nga kayo. Opo, ma'am. Sorry po, ma'am. Sorry, ma'am. Ay, pupunti. Pasensyahan niyo na, ha, dahil konsumasyon ho talaga yung dalawang yun. Pero apasakit ang ulo ko nun. Sige ho, pasensya na ho. Dalawang yun talaga. Sige na, bilisan niyo na. Kael, ano ginagawa mo rito? Kinausap mo lang si Juan. Ano? Wala. Wala pa akong ginawa. Wala pa. Pinamukaan niya sa akin, lalo na ngayong gabi, na hindi na ako kasama sa pamilyang tao. Na wala na akong kwenta sa mata ni Ama! Hindi ka, Ella. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Mahal kita, anak. Hindi ako katulad ng iyong ama. Gusto ko na siyang patayin. Gusto ko na patayin si Juan, ma. Hindi, anak.
hindi pa itong tamang panahon. Kailan mas? Anak, akala mo ba hindi rin niya na gusto ko niya? Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko bawiin lahat na kinuha niya sa akin. Kung inaakala mo hindi yan ang gusto mangyari. Anak, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, mas nahihirapan ako nakikitang inaagaw ng Juan na yan ang dapat mong kapalaran. Kailangan natin gawin ngayon, anak. Get a grip on yourself. Kailangan natin mag-ingat. Kailangan pagpinuhan natin itong maigi. Hindi malaman ng iyong ama nang hindi tayo mapahamak. Isipan mo na ba ang alok sa'yo ni Sir Samuel? Alam ko, iniisip mo kami. Pero Juan, para ito sa buhay mo, abot kamay mo na ang mga pangarap mo. Sige na. Tanggapin mo na. Karapatan mo yan bilang anak ng tatay mo. Kael, anak. Trust me. Sinisigurado ko sa'yo. Magtatagumpay ang mga plano ko. Kung ano man yung pinaplano mo, hindi ba pwedeng gawin na natin ngayon na? Kailangan natin maghintay ng tamang pagkakataon. Pagkakataon? Bakit? Anak. Natin kayang labanan ng iyong ama na tayong dalawa lang. Kailangan natin ng suporta ng mga kalahi natin. Kailangan natin makuha ang kanilang simpatya. Mahirap ang iniisip mo, Ma. Masyadong komplikado. Mas madali kung papatayin ko na lang si Juan. Papatayin ka ng iyong ama pag nalaman niyang pinagtangkaan mong patayin si Juan. Pero na lang kung palalabasin nating aksidente ang pagkamatay ng paborito niyang anak. Anak, kung ano man ang pinaplano mo ngayon, ito huwag mong gagawin. Naiintindihan mo ba ako? Kael. Perla, hindi ko po kayo kayang iwan eh. Kasama po kasi kayo sa mga pangarap ko. Sa maabang panahon na pagkasama po natin, kayo po ang tinuturing kong pamilya ko. Hindi na mabubura yun. Kapamilya mo rin naman kami. Masaya po ba kayong halis ako dito? Siyempre. Malulungkot kami. Nang sobra. Lalo na ako. Pero wala nang masasaya pa kaysa sa akin kapag nakita kitang kumanda ang buhay mo. Kapag nagtagumpay ka dahil naabot mo ang lahat ng pangarap mo. Pakiramdam mo po. Masaya naman po ako, Lo. Hindi lang po ako makapaniwala sa nangyari sa buhay ko. Bakit naman? Gusto ko lang naman makilala ko po ang tatay ko. Hindi ko naman po akalain na ganun pala siya kayaman. Sa isang iglap lang po, kaya niyang baguhin ang buong buhay ko. Ganun talaga ang buhay po. Hindi mo alaman na sa isang iglap lang, magbabago ang lahat. Paano ko po ba malalaman kung tamang direksyon ang pupuntahan ng buhay ko?
Hindi mo talaga malalaman hanggat hindi mo sinusubukang puntahan. Pero ang pinaka-importante, Apo, kung anumang pagbabago ang mangyari sa buhay mo, huwag magbabago kung ano ka man. Huwag magbabago kung ano ang nasa loob nito. At dahil doon, Apo, hindi ka maliligaw. Meron ka na kong impromosyon tungkol kay Brother Jules. Opo, Ama. Nakuha ko ang records ng lahat ng kongregasyon na may mga misyonaryo. Pero walang records si Brother Jules, Ama. Walang Brother Jules. Sino ka talaga? Sino ka, Brother Jules? Juan! Tay. Alam mo na pag-isip-isip ko. Yung tungkol sa pag-aaral mo. At pag-isip-isipan ko na bigyan ka ng tamang panahon para doon. Kaya huwag kang mag-alala. Pero sana yung inihiling ko sa'yo na tumira ka sa bahay, sana naman pagbigyan mo kami ni Laura. May problema po. May mga aberya sa pagta-transport po ng mga bata sa isla at kailangan po pag-usapan. Pero hindi po namin mahagilap si Ama. Tinatawagan po namin siya at hindi siya sumasagot. May importante lang inaasikaso sa Samuel. Huwag kayo mag-alala. Ako mismo ang haharap sa problema ito. Paumanhin po, mahal na Reyna, pero sa dami po ng dapat natin asikasuhin sa isla ngayon, mukhang hindi po namin nakikita si Ama sa opisina. Asan po ba talaga siya? Hindi pa ako binibigyan ng pahintulot ni Samuel. Pero katulad ng sabi ko, huwag kayo mag-alala. Ako mismo ang haharap sa problema ng transport sa isla. Ay, yun nga po ang gusto ko sabihin sa inyo eh. Hindi ko po kasi kayang iwan sila Lola Bilin. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo dati, responsibilidad ko po sila. At hindi ko naman po kaya magkaroon ng marangyang buhay habang sila po naghihirap. Huwag mo intindihin nyo, Juan. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Tay, hindi po. Hindi ko naman po kayang gawin na yung ibibigay kong pera sa pamilya ko. Hindi po nang galing sa pawis at dugo ng pinaghirapan ko. Gusto mo magtrabaho? Sa akin ka na magtrabaho. Marami akong kumpanya. Tay, hindi po. Huwag ka mag-alala. Mag-uumpisa ka sa pinakamababang posisyon. Pagkatapos, subukan mo lang umangat sa sariling pag-isikap. Talaga po. Pero may isa lang akong hilingin sa'yo. Ano po yun? Sana gawin mo to para sa sarili mo. Para sa pamilyang kalakihan mo at sana para sa akin. Opo, Tay. Maraming salamat po. Sa wakas, nahanap na din ang anak mo ang kanyang ama. At sa nakikita ko, masayang masaya siya. Ang totoo niyan, masaya din ako para sa apo ko, Amelia. Ano ba talaga nagustuhan mo doon, anak? Maganda lalaki, oh. Pero parang maraming lihim na sa pagkatao niya. Hindi talaga ako mapalagay sa kumag na yun. Sana mali ang kutob ko sa Samuel Alejandro na yun. Sana tamang pakiramdam ni Juan sa ama niya. Dahil sa huli, ang importante sa akin ang kaligayahan ng apo ko. Ayokong masaktan siya kapag nalaman niyang nagkamali siya sa pagkakilala sa ama niya. Juan, meron pa akong isang gustong itanong sa'yo. Tukul kay Brother Jules. Gaano ba siya kakilala? Ano po ibig niya sabihin? Matagal na niya ako pinapaisip eh. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya dito. At kung bakit pinipilit niya maging malapit sa'yo. Dahil dun eh, pinalam ko lahat ng tungkol sa kanya. Ano po nalaman niyo? Eh, hindi siya totoong misyonaryo. Walang Brother Jules. Kahit sampang simbahan, wala siyang record.
Alam ko po. Alam mo, hindi siya totoong misyonaryo? Hindi po misyonaryo si Brother Jules. Dahil siya po ang lolo ko. Lolo? Siya po ang tatay ng nanay ko. Pause mo, Agustin. Di ba, Bertod, yung ikaw ng babae? Paano natin malalaman na aswang yan, Mapepe? Eh, hindi naman tayo nakakasiguradong aswang kapag nakasuot ng Bertod ang isang tao. Hindi na tayo sigurado. So, kailangan tignan natin kung lahat ng mga tao dito sa nakuha natin video may Bertod. Dahil doon, malalaman natin kung mga aswang nga sila. Kailangan lang natin pangalawang surveillance. Ano po pagagawa niyo sa amin? May ipapaligpit ako sa inyo. Pero siguraduhin niyong walang makakaalam na kahit sino. Huwag kayong mag-alala, mahal na prinsipe. Walang makakaalam. Dahil sa gagawin niyong yan, sisiguraduhin ko sa inyo na hindi na kayo magugutom. At ako na rin bahala sa pamilya ninyo. Maraming salamat, mahal na prinsipe. Sino po ipapaligpit nyo sa amin? Pero man, eh, hindi ko pa rin maintindihan bakit kailangan itago ni Brother Jules ang totoo niyang pagkatao. Tay, kaya niya po tinago ang kanyang pagkatao. Dahil po sa lihim ng pamilya namin. Anong lihim? Ang lihim. Kung bakit tinakas ako ng nanay ko sa Santa Barbara. Kung bakit nawala po si Lolo at ngayon ko lang po nakilala. Alam mo, Juan. Hindi ko maintindihan. Mahal yung paliwanag mo sa akin. Naalala niyo po ba yung mission na sinasabi ko sa inyo? Ako. Si Brother Jules. Ang nanay ko. Ay mga Tagabantay. At iisa lang po ang misyon namin. Tagabantay? Anong misyon yun, Juan? Ang misyon po ng mga Tagabantay ay protekta ng mga tao laban sa mga aswang. Tay, meron po matagal na digmaan na nagaganap. Kahit noon-noon pa, sa pagitan po ng mga tao at mga aswang. At meron kami matagal nang hinahanap. Ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa kanila. Ang Haring Aswang. At ngayon, meron po kami natuklasan. May isa pa kaming matinding kalaban. Ang anak ng dilim. Tinding kalaban. Anak ng dilim. At Haring Aswang. Juan. Paano mo sila pupuksayin kung matindi silang kalaban? Ng mga Tagabantay na pumupuksa sa mga aswang.
revelasyon di-unti nang nabubunyan. Ako, si Brother Jules, ay mga Tagabantay. Simula ngayong Lunes. Yan ang baka ng Cruz. Tatalo sa mga aswang. Sisikip ang mundo ni na sa buhay at Juan. Maaari ba hawakan? Juan! Lahat may gustong patunayan. May hari ang mga aswang? Opo, Nay. Siya ko yung nakapatay sa nanay ko. Lahat lalaban. Anong ginagawa mo? Do, ayoko po maging sa tatay ko. Dapat, sinabi mo muna sa akin. Tutok na! Dahil ang pinakamatinding digmaan magsisimula na. Ano nangyayari? Ayun, anak, nasusulog. Parang kinakawan ho yan, ah. Juan Dela Cruz.